Kamusta mga kaberos? Welcome back to our channel. For today's video, sasakay tayo ng bus papuntang Santiago City, Isabela. At kung nagbabala kayong pumunta ng Northern Luzon, ang video na ito ay para sa inyo. Aalamin natin kung magkano ang presyo ng ticket, bus experience, at syempre, ang hours of travel natin papuntang Santiago City. So, kung handa na kayo, tara, samahan niyo ko sa aming biyahe. Na nga pala namin ang pagpunta rito sa 5-star Cubao Terminal kasi ina-expect namin yung masyadong maraming dadagsang tao dahil mag-long weekend na naman. Dahil medyo may oras pa, tara, samahan na kami ikutin ang 5-star Cubao Terminal. Kung bago ka nga pala dito sa aming channel, please click the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga bago naming videos. Exactly 2 a.m. dumating na nga ang iniintay nating first trip bus papuntang Tawigaraw, Cagayan. At exactly 3 a.m. nagsimula ng umandar ang ating bus number 3346 patungo Tawigaraw, Cagayan. At dahil nga siguro first trip, nagsimula na rin tumawag ang ating konduktor ng mga pasaherong babiyahe papunta Nueva Vizcaya or Santiago sa Isabela. Tax bus fare ticket natin is 766 pesos from Cubao to Santiago City, Isabela. Exactly 3:37 a.m. ang current location natin is NLEX Balagtas. Thank you.
Okay, time check natin is 4:22 AM. Current location natin is SETEX, Mabalacat City, Pampanga. Around 5 AM in the morning, narating na natin ang Saragossa, Nueva Ecija via Maharlika Highway. Around 7 AM in the morning, ang current location na natin is San Jose City, Nueva Ecija, still via Maharlika Highway.
Around 8 a.m. in the morning, current location natin is Caranglan, Nueva Ecija. Medyo traffic na sa bandang part na to ng ating biyahe kasi may ginagawa, kaya one way lang yung daan natin. Siguro mga 20 to 30 minutes din yung waiting time bago tayo makausad sa next destination natin. Exactly 8:44 in the morning, dumating na tayo sa first and only bus stop dito sa Aritao, Nueva Vizcaya. Sabi nga ng bus driver na dalat kong doktor, kumain na tayo dito, mag-CR na, at kung meron tayong extra budget, bumili na rin tayo ng pasulubong para sa mga kamag-anak natin. Dahil ang susunod na destinasyon natin ay Santiago City, Isabela na. After almost 6 hours ng biyahe natin, darating na natin ang Bangbang, Nueva Vizcaya. So far, maganda naman yung ride natin at saka smooth naman nagpatakbo yung ating mga driver from 5 star. So, may enjoy mo rin naman yung ating scenery na makakita mo dito sa ating biyahe. Thank you.
pagdating ng Jardín Nueva Vizcaya, build up na naman ang traffic dito kasi later makakita nyo, ginagawa na naman yung isang part ng kalsada kaya one way na naman. So abutin na ng almost mga 30 minutes yung waiting time natin dito. But still, sabi ko nga kanina, enjoy the view, enjoy the ride para hindi tayo masyadong mainip sa biyahe natin. Ito na nga yung sinasabi ko kanina na ginagawa yung kalsada. So technically, one way lang talaga ang pwedeng daanan ng mga sasakyan natin. Kung hindi ka naman sanay at hindi mo gustong makita o maka-experience yung ganitong klaseng traffic, pwede ka naman bumiyahin ng gabi para tulog ka lang sa buong biyahe, di ba? Around 9 hours and 29 minutes of travel time, narating na natin ang Cordon Isabela. So far, so good naman yung biyahe natin despite na meron tayong mga traffic na ranasan and may mga pahintu-hintu din kasi may mga sumasakay dun sa mga bayan-bayan natin dito sa Nueva Vizcaya. But still, goods na goods pa rin yung biyahe natin papuntang Santiago City, Isabela. Finally, at around 12:44 ng tanghali, dumating na rin tayo sa ating destinasyon, which is Santiago City, Isabela. Thank you.
Sabi natin, finally nakarating din tayo dito sa ating destination, Santiago City, Sabena. Overall experience naman natin the bus, okay naman tayo, wala naman pong problema. And sana nagustuhan nyo yung ating video at nakatulong ako bago kayo bumiyahe papuntang Norte. Hindi lang po at maraming salamat.